Hi guys, it's me and Bisaya kapag at your service. And so today's vlog is gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nangyari sa buhay joke. So ito yung video na pinakamahirap gawin kasi hindi ko alam kung paano ko simulan sabihin, no? So gusto ko lang sabihin na sa pandemic talaga ngayon is napakahirap, no? Especially na mawalan ka ng mahal mo sa buhay. So yun na nga guys, nakailang cut ako sa video ito kasi hindi ko talaga siya matuloy-tuloy, no? last week na nalaman namin na isa sa pamilya namin yung nawala is yung auntie ko nga. So so nakailang cut ako guys sa video nga to kasi siguro ito yung pinakamahirap na mag-video ka na yung naiiyak ka talaga pag yung pag nagsasalita ka naiiyak ka. So gusto ko lang i-share guys na ang hirap ng sitwasyon kasi alam mo yung nangyari is ang bilis lang, parang kidlat lang siya. So yun na nga guys. Ayan, so naka-take 4 na ako. So ito. Yun na nga, so yung balita na dumating sa amin na mild positive ko biglan naman yung auntie ko. So dinala sila sa parang in-isolate sila, yung parang quarantine lang sa isang barangay. Then ang bilis ng pangyayari dahil siguro mga ilang days lang yata siya doon. Tapos pati kasi yung anak ko, kasi yung anak ko na is panganay is nandoon. So pati kasi siya mild positive din siya. So siya guys, yung parang na ano naman siya na yung parang hirap talaga huminga kasi yung hindi ko alam kung COVID siya, pero nung ni-rapid test kasi siya is nag-positive siya kasi yung auntie ko is medyo siguro may edad na siya. Then meron siyang sipon nung time na yun. Yun, so nung mga ilang days na siya doon, nahirapan siyang huminga. So nung mga ilang beses daw siya na nahirapan siyang huminga. So yung parang inaano lang siya nung anak ko. So sabi nung anak ko na nagpatulong pa daw yung auntie ko na gusto niya magpupo. So siyempre medyo mataba kasi yung auntie ko para kaya parang mas hirap siya na tumayo. So ang sabi ng anak ko, kaya mo ba? So hindi mo kaya, dyan ka na lang magpupo kasi naka-diaper ka naman, sabi nung yung anak ko. So iyon, tapos meron ding time na tinutulungan niya yung auntie ko tapos na bumagsak sila kasi mabigat yung auntie ko tapos yung anak ko is payat siya. So yun, so yung kasi i-check na sana ng anak ko yung parang kung may hangin pa ba yung auntie ko. Is nung pag-check niya, hindi na gumagalaw yung auntie ko. And then yung oximeter yata yun, basta ganun, oximeter ba yun. So nung inano siya is nag-strict na siya. So yun, tumawag na sila ng ambulansya bago yung mga
yung mga parang nahihirapan na siyang huminga. Pero medyo natagalan yung ambulansya. Then, yun na nga guys, ang bilis ng pangyayari na biglang nawala lang siya agad. Nawala siya bigla. Yung pagdating nun, nirevive naman daw siya. Pero after na nirevive, kailangan din nilang sunugin. Kasi nga, di ba, may COVID siya. Ganun. So, pero feeling namin, hindi naman talaga siguro COVID yun. Or hindi natin alam. Kasi hindi naman sila chinjek. Basta yung, kasi galing sila dun sa isolation room na yun. So, kasi nga, they are positive. So, siguro yun na siguro yung desisyon na kailangan din nilang sunugin agad. So, yun yung pinakamasakit na part, guys. Kasi, lahat kami, malayo kami, hindi kami pwedeng pumunta dun sa lugar na yun. Kasi nga, di ba, sa pandemic natin at lockdown tayo. So, yung ginawa namin is through online. Ayan, nagpipray kami, nagluluksa kami. Meron kaming virtual hug sa Messenger with join room. Kung magsisimula na yung nagpi-prayer, pumapasok na lang kami doon. So, yung ano guys is, masakit, di ba? Kasi hindi mo na siya makikita na nakabaong siya. Kasi yung ano, yung makikita mo is yung nakabox na siya. Kasi ano na siya, yung abo na siya. So, yun, yung pinakahirap na. So, yun na nga, guys. Doon lang kami ang hirap ng sitwasyon dahil sa pandemic na to. Ang hirap din ng sitwasyon dahil wala namang sakit yung auntie ko, pero yun. Advice ko lang, guys, kapag meron kayong nararamdaman yung hirap kayong huminga or ano, huwag niyong idededma. Kumbaga, kung meron kayong nararamdaman, sinisipon or nilalagnat kayo, huwag niyo yung parang idededma niyo lang na parang ano, kasi sa panahon ngayon na pandemic, ano na talaga siya. So ayan, so yun na nga guys. So ang sakit, 'di ba? Yung hindi namin siya in times na kailangan niya kami, wala kami, hindi, pati yung anak niya hindi nakalapit kasi nga nag-positive nga siya. Kaya ano, sabi nga ng pinsan ko, yung anak niya, na dumating na yung mama niya sa bahay nila, pero abo na. Alam mo yung ang sakit ng yung feeling, kasi ang pinakamahirap talaga mawalan, guys, is yung mawala yung parents mo. Eh, syempre ako, nag-alala din ako noong time na yun kasi naiwan yung anak ko doon sa isolation. So, parang hindi na ako makampante na magtrabaho. Tapos, hindi ko alam kung ano, basta yung ano ko lang, guys, is yung prayer is the best medicine para mawala yung kaba, yung takot. Ayan, so yun na nga. Kaya yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo, guys, na sa panahon ngayon kailangan maging handa tayo, kasi hindi natin alam kung kailan yung oras natin, kailan yung time na kukunin tayo. So, kailangan handa tayo sa mga mangyayari. So, umiyak ako, guys, kasi well, ginagawa ko itong video na to. Last na makikita namin yung auntie namin na abo lang siya. So, masakit yun. Kaya, siguro, dito na ako mag-stop, guys. So, gusto ko lang magpasalamat sa mga ka-premier ko na nagpaalam ako. Tapos, nagpaalam ako na
hindi ako maka ano maka support pero nandun ako nakaset pa rin yung mga playlist kasi ang hirap guys yung parang hindi ko maano kahit hindi ba malayo yung auntie ko pero parang ang hirap makisabay kapag merong mga ganun na mga pangyayari so nagpapasalamat ako pero napagtanto ko guys na life must go on alam ko naman happy na yung auntie ko sa piling ni Lord so ipipray ko na lang na maging yung pag-alis siya dito sa mundo natin so yun lang guys ang sakit so i-share ko na normal lang naman na sa atin na ito yung mararamdaman natin pag mawalan tayo ng mahal sa buhay so prayers ko sa family namin na sana ma-heal yung sakit yung nararamdaman namin at saka tanggapin niya yung auntie ko sa doon kay Lord so guys thank you talaga kahit papaano nalibang ako hindi ako nandyan ako na naka-play lang yung mga favor ganun pero hindi ako baka sabay kasi yun so nagpasalamat din ako guys kasi yung anak ko is nakalabas na siya tamang-tama na ilalagay na sa columbarium yung auntie ko doon sa Jensen so yun lang guys ang isi-share ko sa inyo today and hope na payo ko lang sa inyo guys na kung meron kayong mga nararamdaman huwag niyong isang bahala or huwag niyong ididedma kundi inom kayo ng gamot and then kumain kayo ng mga healthy foods yan at huwag niyong kalimutan lagi more waters para hindi para vitamins ganun so yun lang guys yung i-share ko sa inyo and thank you sa lahat mga ano and then sana rest in peace my auntie from heaven salamat sa lahat thank you and bye everyone and thank you for watching and listening to me Bisaya po dai at your service bye